Nobena kay San Nicolas ng Tolentino. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Nicolas ng Tolentino, patron ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin mo kami. Alalahanin mo, maamo at maawaing Panginoon, ang habag na nag-alab sa iyong puso nang iyong marinig ang mga hibik at daing na nagduro sa mong bayang Israel. Kung paano hinanap ng iyong mga mata mga taong may sakit na ketong na nagkukubli sa mga batuhan nang sila ay tumawag sa iyo. Kung paano mong iniunat ang iyong mga kamay upang abutin ang yumaong anak ni Jairus at ng anak ng balo sa Naim. Kung paanong tumulo ang iyong luha sa iyong mata nang ikaw ay nasa libingan ng iyong matalik na kaibigang si Lazaro. Tunghayan mo ang purgatorio, ang pook ng pagdurusa, kung saan ang mga kaluluwa na mga umiibig sa iyo ay naghahangad ng dampi ng iyong nakagagaling na habag. Alang-alang sa mga merito na iyong tinamo mula sa iyong mahal na sakit, iyonat mong muli ang iyong mga kamay upang pawiin ang paghihirap ng mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. O Panginoon, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo, bagamat kami ay di karapat-dapat. Inilalakip namin ang aming mga pagdulog sa mga panalangin ng iyong banal na lingkod na si San Nicolas ng Tolentino na kanyang inihandog sa iyo sa katahimikan ng gabi. Dinggin mo ang aming mga panalangin para sa kanila na hindi na kaya makiusap para sa kanilang kapakanan. At ipagkaloob mo sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio ang ganap na kagalakan at kapayapaan sa kalangitan. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Sa gitna ng paghihirap, tinatawag ko'y Panginoon, kaya Panginoon ako'y iyong dinggin. Pagkat ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng tulong. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik ay higit pa sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa Diyos. Matatag at hindi kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, iyong kanyang hinirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Kapayapaan kailanman ay gawad na may kapal sa mga yumaong ating mahal, sila nawa'y silayan ng liwanag na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos ng awa, ang sakripisyo nawang ito ay maging aming panalangin ng paghingi ng kapatawaran, maging kalakasan sa oras ng kahinaan, at maging sandigan sa lahat ng aming isasagawa. Ito nawa ay magdulot sa aming mga nabubuhay pa at sa mga kapatid naming yumauna ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng pangako ng kaligtasang walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Walang hanggang Ama, ikaw ang kaluwalhatian ng lahat ng nananalig sa iyo at ang buhay ng mga matuwid. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na ang aming mga kapatid na yumauna, sumasampalataya sa misteryo ng iyong muling pagkabuhay, ay maging marapat na makibahagi sa kagalakan at pagpapala ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin kay San Nicolas ng Tolentino. O San Nicolas ng Tolentino, lumuluhog kami sa iyo.
na ngayon ay nagtatamasa ng kaluwalhatian ng langit ng iyong nakamit sa pagsunod mo sa Panginoong Hesukristo. Ibinigay ka ng Diyos sa amin bilang huwara ng isang tunay na Kristiyano, bilang kamanlalakbay patungo sa langit na kaharian, at bilang katuwang sa gitna ng aming mga paghihirap. Angkinin mo ang aming mga alalahanin at mga mabubuting hangarin, at ipamagitan mo kami sa harap ng luklukan ng awa at biyaya. Nang tulad mo, maging kapwa, mamamayan din kami na mga banal doon sa kalangitan. Amen. Panalangin para sa mga yumao. Panginoong Diyos ng kabanalan at liwanag, hindi mo hinahayaan ang anumang bahid ng kasamaan sa iyong harapan. Sa iyong awa ay nagkakaloob ka sa mga pumanaw na taglay ang mga pasaning dulot ng kasalanan ng isang panahon ng pagdidinis, at inilalapat sa kanila mga yamang espiritual ng iyong banal na simbahan. Dinggin mo ang aming panalangin, at sa pamamagitan ni Hesukristong iyong anak, kaisa ng mga panalangin ng pinagpalang Birheng Maria, ng mga banal sa kalangitan, at ng lahat ng taong buong katapatang sumusunod sa iyong kalooban dito sa lupa. Wakasan po ninyo ang oras ng paghihintay ng aming mga minamahal na yumao na nasa purgatorio. Sa iyong kalooban, hinirang mo si San Nicolas ng Tolentino bilang isang natatanging tagapamagitan ng mga yumao. Alang-alang sa kanyang taimtim na panalangin, dinggin mo ang mga panalangin ipinamamanhik namin sa iyo sa kanyang pamamagitan. Amen. San Nicolas ng Tolentino, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. San Nicolas ng Tolentino,
Kaya nga, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nag-aatubili o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Mga minamahal na kapatid, kay Kristo, pagbati ng kapayapaan. Malaki ang nagawang pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na dulot ng pandemyang coronavirus disease. Ang limitasyon sa ating paggalaw at mga gawi ay ilan lamang sa mga naidulot ng sakit na ito. Gayun din ang ating pagsamba sa Diyos na tangi nating pinagkakapitan ay naapektuhan din. Ngayon, hindi lahat ng mga mananampalataya ay maaaring makapunta sa ating simbahan upang makadalo sa pagdiriwang ng banal na misa o iba pang mga banal na gawain. Gayunpaman, ang ating parokyang katedral ay sinisikap gumawa ng kaparaanan upang patuloy na matugunan ang ating mga pangailangang pang-espiritual. Nariyan ang araw-araw na live stream masses sa ating official Facebook page account tuwing ikalima at kalahati ng hapon at ating mga online devotional prayers. Kaugnay ng mga ito, ang ating simbahan naman ay lubos na nangangailangan sa kasalukuyan ng ibayong suporta o tulong pinansyal. Dahil ang karamihan sa mga mananampalataya ay hindi nakadadalo sa ating mga pampublikong misa, nalimitahan din ang koleksyon ng mga kaloob o donasyon. Sa gayong kalagayan, patuloy pa rin ang mga gastusin sa pagpapatakbo ng ating parokyang katedral. Kung kaya tayo ngayon ay naglulunsad ng isang programang tatawagin nating Sambahayang Lingap Simbahan. Nilalayan nito na tayo bilang magkakapatid kay Kristo at bumubuo ng kanyang sambayanan ay magkatuwangan at palagiang masuportahan ang ating inang simbahan. Upang ang lahat ay makibahagi, narito po ang mga kaparaanan bilang inyong gabay. Una, mangyari ang bawat individual o pamilya ay magpatala sa opisina ng ating katedral o kaya naman sa inyong barangay pastoral council chairman gamit ang forma na makikita ninyo sa screen. Ikalawa, ang programa ay pamamahalaan ng ating pondong pastoral ni San Nicolas katuwang ang lahat ng pamunuan ng sangguniang pastoral sa mga barangay, pastoral council officers at mga black leaders nito. Ikatlo, ang mga nagpatala ay bibigyan ng mga sobre o envelopes upang paglagyan ng tulong pinansyal para sa ating simbahang katedral. Ang mga black leaders ang pupunta sa kanilang mga tahanan upang kolektahin ang mga nakahandang kaloob ng bawat isa o ng pamilya. Ang dalas nito ay naaayon sa inyong nilahad sa forma ng pagpapatala, maaaring buwanan o maaaring lingguhan. Ikaapat, matapos likumin ay dadalhin ang lahat ng sobre sa BPC chairman sa kapilya ng bawat barangay. Doon ay kaagad bibilangin ang nilalaman nito na kasama ang bawat treasurer at auditor ng pamunuan para sa pagsaksi. Itatala ang datos sa cash account sheet at gayon din ang mga pangalan ng mga naghandog upang magkaroon ng maayos na talaan ang ating parokya. Ikalima, ang lahat ng nalikom ay tatago sa pangalaga ng BPC Treasurer. Ayon sa naipabatid na noong nakaraan ay mayroon ng schedule ang inyong mga barangay para sa pagpunta sa inyong kapilya ng collection agent ng ating pondong pastoral ni San Nicolas. Doon ay kanyang didikumin ang mga nakalap na donasyon at na makapagbigay ng karapatang resibo. Ika-anim, maaari rin magbigay ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng anumang digital platform tulad ng bank deposit at fund transfer gamit ang mobile banking o kaya naman ay magpadala sa pamamagitan ng Paymaya o GCash. Sa mga gagamit ng kaparaan ng nabanggit ay mangyaring ipadala lamang ang larawan ng transaction receipt sa ating official Facebook page messenger ng katedral o kaya naman sa email address nito para sa wastong pag-uulat pinansyal ng parokya at upang mabigyan kayo ng kaukulang resibo. Kayo din naman, maaari rin po kayong dalhin ng personal sa tanggapan ng katedral ang inyong regular na ipagkakaloob tuwing mga araw ng Martes hanggang Linggo sa ganap na ikawalo ng umaga
hanggang 5 ng hapon. Ang programang ito ay buong galang na ipinamamanhik sa lahat upang regular na makapagbigay ng tulong pinansyal sa ating simbahang katedral. Sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga grasya at biyaya ng ating mahabagin Diyos, napakaganda ng ating maging katugunan ay ang maibalik sa Kanya ang lahat ng ito bilang pasasalamat sa lahat ng ating mga tinatanggap at patuloy pa rin niyang ipinagkakaloob. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa mga gampanin ng ating parokya. Makatitiyak kayo at ang inyong mga mahal sa buhay nakalakip lagi sa mga panalangin ng ating pamayanan sa Nicolas ng Tolentino. Pagpalain nawa kayo at ang inyong pamilya ng ating Panginoong Diyos.